binanggit ko kung sino yung nagpapadala sa akin ng mga shampoo lotion. Yun po ay ito. Yan. Papakita ko po yung picture niya. Ayan. Yan. 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 Yun po. Yan po yung darling ko. Hello po. Ito naman po, nagbabalik si Madam Bellissima. Kumusta po kayong lahat? Yun po, ito po ay continuation po dun sa vlog ko. Hindi ko pa po siya na-upload, pero mapapanood niyo po yun regarding sa mga LDR relationship na katulad ko. At ganun din po, yung mga Pilipina na nagkaroon ng mga foreign boyfriend na niloloko lang. At ako, based on my experience, kaya ko lang po doon nasasabi ha. Kasi doon sa mga napanood ko, katulad nung napanood ko kay Rafi Tulpo, yung mga tinutulungan ni Rafi Tulpo, mga foreigner na pumupunta sa kanya at tinutulungan niya, katulad yung dalawang Canadian foreigner na lumapit sa kanya, napanood ko po yun, na nagkaroon ng batang-batang Pilipina girlfriend. Although yung age gap nila, yun talagang masasabi mong, kaya siguro, ito, based lang on my opinion na, kasi marami talaga mga foreigner na nagugustuhan nila batang-batang Pilipina. Meron namang sinaswerte na nagkakagusto sila sa batang Pilipina na nagkakatuluyan at nagsasama ng maayos. Meron din namang minamalas. Katulad yung dalawang Canadian foreigner na to na lumapit at humingi ng tulong kay Rafi Tulpo, na nahingi sila ng tulong dahil sa ginawa ng dalawang foreigner na yun nga, na niloko sila. Napanood ko po yun. Nakakapanghinayang lang na sana hindi lahat ng Pilipina ay ganun, at yung mga foreigner na nagkakagusto at gusto mag-asawa ng Pilipina, eh alam ko naman na hindi sila nadi-disappoint, mawawala na ng paano ba sabihin to, na ayaw na nilang manap ng isang Pilipina. Balik naman po tayo sa aking personal life, kung paano kami nagkakilala nitong aking loves the world, darling ko. Actually, nakilala ko siya through my sister. Parang naka-chatmate niya yung sister ko. Tapos, sabi niya magbabalikbayan siya rito. At nagbalikbayan nga siya. Nakita niya ako at nagustuhan niya ako. Pero, bago yun, habang kausap siya ng ate ko, sa nag-skyping sila, I think so. Katabi ako ng ate ko, nakita niya ako. Hiningi niya yung number namin. At simula noon, tinawag-tawagan niya na ako. Ganun ang umpisa. Umpisa, nakakakilig talaga. At siyempre, mga 39 years old lang ako ng mga panahon na yon. Nakakakilig talaga yung mga panahon ngayon. Although hindi, first, ano ko sa kanya, wala pa akong nararamdaman ba. Hindi pa tumitibok-tibok. Yung mga ilang tawag niya na, at umpisa na kami mag-chat na ganyan. Na-notice ko na mabait naman po siya. Although nung una, ayaw niya pa pangapakita yung mukha niya kasi nahihiya siya. Sabi niya, may edad na raw siya. Sabi ko, no, our age differences is, hindi naman ganun kalaki. Kasi, 39 ako noon, siya nasa 52 something lang ganun. So, hindi naman ganun kalaki yung age gap namin, no? So, sa mga tweed, 2007 nung pumunta siya rito, nag-meet kami ng personal. Hanggang sa nagkagusto na ako sa kanya. At simula noon, ganun-ganun lang muna yung aming relasyon. Siyempre, hindi naman kagad pag nagustuhan ka, pakakasalan ka. Siyempre, pag-aaralan mo yung muna isa't isa, o kayo ba compatible, ganyan. So, sa mga tweed, mabot kami ng matagal. Almost 12 years yung relationship namin. Bakit? Kasi po ako naman po kasi ang
may problema sa status ko. Although matagal na, hiwalay na ako ng matagal bago ko pa siya ma-meet. Matagal na po akong, kumbaga sa ano, single mother noon. At although wala na akong balak talaga noon, katulad ng binanggit ko doon sa previous na vlog ko na mag-asawa po o magkaroon pa ng relasyon. Pero I said, in God's will, yun nga, ganun na nga nangyari. So, ngayon po, mag-insert po ako ng mga picture dito sa vlog ko to, yung mga previous naming travel, kasi na-travel na rin kami dito lang naman, all around the Philippines. Una na yung pinuntahan, Batangas, yan, ipapakita ko, magkakaroon ako ng video clipping na para makita nyo naman at makilala nyo naman ako ng personal, si Bella Marie Kagat. Yung po ang tunay kong pangalan. Bella, Madam Bellissima eh. Ano lang ho natin yan, nickname sa YouTube channel ko. So, eto, makikita niyo ho yung mga video na insert ko at makikilala niyo dun po ang aking loves. Paano kami nag-uusap kahit hindi kami nagsasama through Skyping. But every once a year or twice a year, umuwi siya dito. Eh, basta yun, umuwi siya dito lagi. Kasi inaasikaso na nga namin yung annulment. Ako nag-aasikaso na ako ng annulment ko para legally, ano na ako. Although yung ex-husband ko, mas nauna pa ko siyang nagkaroon ng relationship sa babae ulit, mas nauna siya kaysa sa akin. At so, sa amin daw wala ng problema yon. Pero hindi ko po siya makontak. Hindi ko na rin alam kung nasan siya. At according naman sa attorney, sa batas ngayon, kahit wala naman daw yung ano mo, ex mo, o yung partner mo, pwede pa rin ituloy yung annulment. So, I hope sana matuloy na nga po yun at para sa ganun, maging happy-happy na. So, hanggang dito na lang at panoorin nyo na po yung susunod ko mga photos na i-insert ko po rito. At maraming salamat po ulit. Bye-bye! At magandang gabi po sa inyo. Kasi gabi na po. Thank you very much and God bless us all.